para sa akin, I would go syempre kay Goku. Kasi tatakbo lang ulit sa dragon nyo, mabubuhay na naman eh. Kasi Superman yun, bro. Well, yeah, sa bagay. Well, may kryptonite kasi. Diba? Hindi alam ni Goku yung hapon yun. Ay, sa bagay. Hapon yun. Sa bagay, ay, kinig aside. Guys, so ito na. Nagsisimula na kagad tayo on our first match of this series. Yes, Geek Fan PH versus SGD Omega. Okay, so makikita natin first band natin dito, Kimi and Esmeralda. All right, so ito na naman ang favorite ko, si Toshino. Yeah, si Toshino having a very stellar performance dun sa carry niya kahapon. Though, grabe. He's also the number one Granger, eh, di ba? Hindi nga lang, medyo na caught off guard nga lang siya ni Aaron, or number one si Lina naman. di ba? So medyo na nabigyan yung Granger, pero we'll see dito. Malay mo, this might be the redemption ng Granger dito ni Toshi. So ito, dun sa mga hindi nakakilala sa Geek Fam, ang Geek Fam nga pala, ano yan, foreign franchise yan? Yes, it's a foreign franchise. I'm not sure if ko mismo nga kasi ang Geek Fam kasi MYSG eh. MYSG. Oo. Sila yung mga yung pinaka team ng Geek Fam. But yeah, they're a foreign team na kinuha nila tong yan, sila. They're actually the one na nag-qualify sa kasama together with Dream High, which is yes, ngayon Onyx PH sila. Then sila naman the other team, sila naman yung kinuha ng Geek Fam. Onyx Indonesia, di ba? Yes, Indonesia. Indonesia team, the one who actually won the MSC 2019. Okay, so, ito, nakikita natin, pinag-aagawan talaga yung Lilia. Lilia, oo. Sinusugal nilang lahat na wag na iban. Mm-mm. Yung Lilia. So, but, I mean naman, tolerable pa rin naman siya. Parang may part lang na once na nag-snowball, medyo yun nga lang. So, anyway, it's up about kung paano yung magiging rotation talaga on the early matches eh. Alright, so another typical pick here. We've got, uy, ayun na, Selena, yes. Hindi tayo nakakita kanina yan. Well, on this lineup, Carl TZ is the one who most of the time na gumagamit ng Selena nila. Pero, mind you, GZ, dito, makakita kaya tayo dito, like the S-test lineup. Yan yung lagi kong gusto na hindi nakaban, ha? Hindi siya binaban dito kasi, parang sa dalawang team na to, wala pa akong masyado nakikita ang ano eh. Kasi dito sa Geek Fan PH, why, yeah, that's a Why Not Hero. Most of the time kasi si Why Not from the previous tournament, kung saan sila nag-champion, nakabilang pa siya ng SGD noon. Laging hero niya doon kadalasan is Diggy. Diggy. He's a Diggy user. Okay. Tapos ngayon, coming from the MPL, ang naging difference na is gumagamit na siya ng Tamus. Inaral. Oo. Kailangan palalimin yung palalimin mo talaga kasi, yung hero ano pool mo. National pool to. So, sobrang lalim dapat ito. Yes. Kasi talagang... Yes. Kung magkakaroon ka ng isang role, like for example, a tank, you need to master at least siguro at least 5 heroes. At least kasi all. There's a possibility, like for example, tatlo yung manong kalaban, lahat yun binan para sa'yo. You still have, tapos dininay pick pa kayo. So, mahaba dapat talaga. Pero definitely, most of the players naman dito, they're all around. Oo, pare. All kailangan mo rin talagang laruin lahat. Kahit sino pa gamitin ang mga yan. Pero yun nga lang, laging may specialty tayo. Oo, pero siyempre, tayo sa ano. Sa ano mo, yung talagang bata mo. Oo, yun. Kung saan ka talaga mas nage-excel. Yeah. Alright, so Kaja and Leo Mordor band here. Sino kaya ang fourth pick ng SGD? Are they going for... Oh, yun. Siyempre, that's gonna be the Toshi here. Ayan na naman! Toshino! May itlog ba yan ngayon? Oh, tignan natin. Or Toshino lang? No, ang tanong doon, maiitlog ba? Ayun lang. Ang Toshi, ano ni Toshi. Oh, pero alam. No, Granger, ayan ha. Okay na, Granger. Papakitaan niyo yan. Sabi na, oh, ito, number one ka pala. Marunong din ako niyan eh. Yes. Pero meanwhile dito sa Geek Fan PH, Docman, isa rin yan sa key player nila. Docman. Tinan natin kung makakapag-perform siya. Tinan mo ha, sa lahat yan, Pilipinas, siya lang yung naiibang flag. Oh, yeah. So, kailangan talaga na ma-perform siya. Oh, ano yung flag yan? Hindi ko rin alam. Parang pang-Olympic yung flag. Yung flag yan. Baka ano na yan, ha? No, sure. I'm not sure. Right, pero so, definitely, kailangan niya siguro palitan yan in case if ever makapasok siya. Siyempre, you have to represent our country, especially this is the national qualifier. Alright, so now, makikita natin yung Martis. Ayan, gamit Carl TZ. Definitely, pagka Martis dito sa SGD, it's a Kenji hero. Kenji, yes, Kenji hero hit. Definitely, the Grok. Toshi, sure ako, carry siya. Malam. Oo, matik yan. Then, ayun. Alright, so, ito, tinan natin yung mga picks nila dito. Because yung ping issues. So, hindi rin server. Oo, yung server issues nito. Parang the lowest ping na pwede nyo makuha is like around 60 to 80. So, hindi rin siya commendable. Kasi, hindi nyo talaga ma-maximize yung man. Practice. Alright, so, tinan natin ang lineup ng Geek Fan PH dito. Kingpin with the Lilia, Escanor with the Cho,
Why not ba yan or inot? It's why not. It's why not? Going up again, gamit niya ay Tams and Dogman, Lolita, and of course, Kurt Z using that Granger. Yes. Meanwhile, SGD Omega, Carl, gagamit na Selena, Creepsu on the Grok hit for the Akai, Toshi, his signature carry, Kenji naman as well. Signature na rin hero to. It's gonna be the Mortis. So, why not? Trying to deny dito, papasukay tatlo dito, pero masyadong masakit dito yung damage ni Toshi and sprint out na muna dito si Paring Why Not. Mm-hmm. So makikita natin na they're trying to go aggressive, pero buti nakamamba out agad siya doon. Yes. At hindi siya nabigyan dahil alam natin pag naka-first blood yung Selena, naku. So ano, no? Especially the rotation lagi ngayon na nangyayari. Like the fighter, laging madalas nilalagay nila ngayon sa mid lane. But ito yung crab, masisecure. If I'm not mistaken, nakuha ni Kurtz. Yeah, the Granger. The Dockman stun dun kay Creepsu, pero siya yata yung masasaktan pa ng damage dito. At Garden's Barrier will be there, pero no more follow-up damage. Pero onto the bottom lane, Lilia, Kingpin will be taken down. Si Toshi na yung susunod. Escanor, masyadong masakit yung damage, pero hindi yung pa rin mapapatay dito. Kita mo, Toshino. Oh, yes. Pero bumabanat na agad, early game pa lang. Sa, gusto ko talaga the way Toshi plays his marks, man. It's very offensive. Kumbaga, ano siya, aggressive. Aggressive diba by nature. Di ba nga nakikita natin sa mga games niya na kahit early game pa lang at pang late game hero niya, okay lang, sumasama na agad. Yes, yes. Diba? That's a very good reason then as well na ano for having a marksman, I mean assassin emblem, the bounty. Oo, hindi ka mauhuli sa farm din. Yes, yes. Kumbaga, pagka marksman ka, gagamit ka ng bounty as much as possible, sasama ka talaga sa teamfight kasi you would like to maximize your emblem. Yes, the sir. Bounty rune, yes. And now, here comes the first turtle. Sino kaya ang makakaporma dito? At tingnan natin mukhang ito ang unang crush nila. Yes, possibly. Pero dito, na-spot out sila dito ni Why Not. Going inside, Inferno will be pop as well. Pero tingnan natin sa may bandang likuran, susubukang i-zone out ni Why Not dito si Toshi. Pero yata, wild charge will be used. Damage is not enough. Pareha silang nakakapag-sustain dito. Pero papasok pa rito. Aggressive dito masyado yung dalawang miyembro ng Geek Fam and Akai. Which is the Heat ay mamamatay. Susunod pa nga yata dito si Toshi. Pero hindi siya nagpapatakot dito. At siya pa ay lalaban. Luminong Blast ikakasa pero hindi tatama to Toshi. And Turtle still will gonna be secured by SGD Omega. Yes, by right. SGD so, Omega. Kita-kita natin doon, gamit na gamit ang ano, retribution ni Carl T. Carl T. Yes. Carl TZ. Nakakalito kasi ito. Si Kurt TZ. Si Kurt TZ and si Carl TZ. Yes, exactly. Oh. So here's our item. Oh, dalawang wooden mask when it comes out. Tamos and Lolita talagang rotation heroes talaga sila, no? Exactly, exactly. Si Akai talaga fina-funnel lang niya yung mga experience. Pero ngayon, look at how Why Not as playstyle. Aggressive siya, no? Oh, hindi siya yung tipo ng Tamos na parang would stay on the lane, try to si Grok pa hinaharas eh. Oo, saka ano siya, hindi siya yung like what I've said, 'di ba most of the time makakita ka ng mga Tamos player. Hindi umaalis sa lane. Nasa isang lane lang trying to push the lane as much as possible, as fast as possible. Pero ito, iba yung playstyle dito ni Why Not. Alright, so you can see Kenji nagtatago, damo-damo technique lang dyan. Pero nabasa siya doon niya, no, ni Kurt TZ. Yes. Di mo maluloko, nakita ko na yung laro mo. Alright. Pero yan, tutama yung araw dito kay Why Not. May follow-up na wild charge and he's gonna be taken down by... Napagandang combo naman pala nun. Oo, that wombo combo, heat dito, hurricane dance para i-zone out lang si Mang Escanor. Pero yun na. Parang hindi makapag-def na ngayon. Hindi makapag-def nga. Napush na ngayon ang bot. Ito, magiging problema ito dahil lumiliit na po ang mapa ng Geek Fam dito. Yes. Although, nakakapatay naman sila, Pitas, pero medyo mabagal ang rotation sila. Nakikita mo ba? Doon sa top lane, stuck sila doon. Pero, ice oh, pala na doon. That arrow will hit our Lilia. Kingpin, mayroon makakatakas pa nga naman din. Pero back off na muna dito, SGD. And yung sinasabi natin sa Lilia, no? Yes. Napaka... Ewan ko ha, imba pa para sa akin. Oo, totoo yan. At isa pa, na-burst down niya kagad yung turtle doon. Oo, yun ang ano, isa sa mga problema. Yung Selena kasi medyo malayo na. Hindi niya magawa yung kanyang retribution. And now, eto na. Pumantay bigla. Pumantay nga talaga bigla. Pumantay sa ano, bigla. No? Medyo malayo din kasi si Carly. That's the reason na nakapag-black shoes pa agad yung Lilia natin doon. And that giving him enough time din para ma-burst down yung turtle. Alright, so kung mapapansin mo, ibang-iba to dun sa mga first game nung kanina. Oo, kasi yung first game natin, medyo mabilis yung transition. Sila, like, aggressive sa ganit, sila lahat. Oo, dito medyo conservative both of the teams. Kumbaga,
they're trying to ito yung siguro yung laban na aabot talaga ng late game because both of them meron silang late game potential. Curtsy for the Granger, Toshi gamit nandito ng carry. So kung isi-scale down natin sila going to the late game, it's all about gonna be execution na naman tayo. Yan na naman yung magiging ano eh, medyo ano pa siya, conservative pa siya kasi yung ano makikita mo si Carl Tizzy, hindi pa masyado rotate ng rotate yun eh. Oo. 'Di ba? Farm farm. Saka ano eh, may part siguro na they know the capability of each member of each team. May takot. Kumbaga ano, they respect what SGD Omega can do and as well with the GeekFam PH on the other side naman. So dito natin makikita kung paano maglalaw. It hurts to see, no? Respeto kasi. Oo, respeto. Yun talaga yung masasabi mo doon. Respeto. Pero dito, si Wynad Guardian Banner will not be enough. Makakatakas pa siya dito, mga kaibigan. And middle lane, hindi pa rin nababasag on both teams. Alright, so makikita mo naman dito sa Geek Fam, the show, napaganda ng ginagawa niya. Zino-zone out niya yung mga ano. Ay, pinupush out niya yung ano, yung mga creeps sa taas para may pressure na makikita mo dito para ma-open nila yung middle lane at dito makikita mo nagro-rotate na rin sila papunta sa turtle. Yes, dito, yes. Naipit pa dito. Luminoblast si Kaka siya narito pero tatamaan lang niya dito yung Akai Kingpin trying to burst down hit but onto the back lanes. Why not? Masyado niyang ginagaster dito. Wild charge muna kay Creepsu para lang makatakas and the next turtle dito sinusubukan ng kunin ng Geek Fam. Kaya ba nila i-contest yan? Oy! Oh, the arrow! Hindi ko tumama kay Carl Tizzy pero ayun, merong retribution na sinasabi natin. And now, Kenji! Yun na nga, papasok siya doon at napatay pa nga talaga nila dito si Wynat and is about to go down. Pero both teams realizing what the capability of each team. So both of the marksman, lumipat na sila parehas ng lane. Kung mapapansin Creepsu mo, with a flicker out, munti ka pa talaga. Yun talaga. That's one of the best things din talaga no, sa mga Grak user. They using flicker. Oo nga. Minsan sprint eh. Sprint, flicker. Ako nga, execute eh. I use execute eh. Pero most of the team, lalo na especially on the pro teams, they really use the flicker. Kasi parang, may time kasi minsan na medyo yung wild charge mo, hindi mo mabitin. Or pwede mo siya kasing gamitin din as well, pang initiate. Tas mas maganda yung positioning mo. So yun. So that what happened, but item check tayo direct. We'll see kung ano yung ano ng parehas nung... So far dito, battle ng carry, yes, 201. Mm-hmm, 201, though hindi naman ganun kalaki yung difference, 300 lang naman yung lead nila. So, etong laban na to, though, it's a 4-1 lead, medyo lamang ng konti dito SGD Omega. Sobrang close fight pa rin naman to, why not? Dito, medyo nangangalhati yung buhay sa may bandang likuran. Sinusubukang pasukin nung ating choke, yung ating si Toshi. Grabe naman yung burst ng Granger. Grabe doon. Nga. Pero yan, Creepsu, siya na lang yung pinili dito ni Escanor. At bukang susubukan na rin nilang basagin dito. Oh, ito si Carl Tizzy Carl getting aggressive. Carl Tizzy getting really aggressive nga kay Wynat and he's about to take him down. Oh! That's a very nice shield issue coming from Dokmen. Oo, talagang... Ang sakit, nakita mo yun? Nakita mo na nga lahat yung buhay ni Carl Tizzy doon kay Granger. Yes, yes. Oh, yung Rhapsody medyo masakit na. It's because all about the BOD. Naka-BOD na rito yung ano natin, Granger natin. Ito na, nararamdaman na po natin ang ano, ang lakas ng Granger dito. And the First Lord is about to come out. And tinan natin ha, mukhang kailangan muna nila pumitas bago nila mapuntahan yan. And Dogman goes down to Martis! Yes! Wala na, hindi na nakaporma si Lolita. Hindi na talaga doon nakaporma. Wala na shield dito. Sa ano, no, Carl Tizzy is really giving Geek Fam a hard time talaga in regards with their positioning. Kasi, pana lang siya talaga. Literal, ang dami mong iisipin eh. Ang dami mo nga talagang iisipin. Pero ito, hindi pa nila. They're trying to contest dito. Hit. Going in for the Hurricane Dance. Nahuli niya dito si Curtsy. And yun na nga, mamamatay siya dito. Pero Kingpin, trying to boot all around the bumps dito para kay Creepsu. Wild charge muna just to end this engage. And ito na. Hit. Hinahabol na siya dito. Kenji, nambubuli sa may bandang likuran. And wala na muna. Out na muna for the Geek Fam PH. Lord, still alive. Konting kulitan lang ang nangyari doon. Pero ang namatay si Kurt Tizzy dahil napabayaan siya ng Hurricane Dance na ipit. Aray, yun talagang hinahanap nilang target para hindi makaporma yung Granger sa late game. Kailangan maunan ni Toshi makapag-farm sa Granger. Sa isipin mo, no, parang GG, no? Lamang na lamang dito ng kill yung SGD Omega, but the farm is close to none. Parang walang may lamang. Dikit na dikit na siya. Like a couple of hundreds gold lang yung lamang dito ng SGD Omega given their 5 kills ahead. Tapos may dalawang bounty pa yung ano nila. Well, I think yung lamang na yan,
maliit dahil kasi na nakukuha yung mga objectives eh, like the buffs and of course the neutral creeps, and kahit na dalawang assassin emblem dito, si Toshi at si Kenji, hindi pa rin talaga sila lumalamang. Why not? Medyo malalim siya dito. Aray, at mamamatay ka siya agad sa kamay dito ni Toshi. Man, anong ginagawa mo dyan? Mag-isa ka na lang dyan. Anong gagawin mo? Kahit tanke ka pa. Kahit nga tanke talaga, mamamatay pa rin sa kamay dito ni Kenji, at susunod na rin si Kripsu. Kingpin, medyo malalim siya doon. Carl TZ will about go down. Escanor na rin ang susunod. Two, that's gonna be a 3-4-2 exchange in favor of SGD Omega. And ang maging problema nila doon, si Kari ang nakapatay. Yes. At mukhang more money! More money nga talaga. Ang mangyayari dito para kay dito, Tari, tinamang okay. Bawas niya sa Torre. Yes. And Toshi having a very good game dito sa marksman. Level 14 na siya, mga kaibigan! That's what, if I'm saying, number 3 PH of carry dito sa Toshi. Hindi naman naman siya nauna, accelerated, hindi na dumaan ng grade 1 yan. Yun, diretsong high school. Exactly, exactly. Pero given dito, no, look, in this battle, Blood is X, and as well with the golden stuff dito, para kay Ka, and I think Athena Shield yata would be the next item niya dito. Grabe, yung farm dito ni Toshi. Sobra-sobrang snowball. Yung farm niya, para siya nag-invest sa stocks tapos binenta niya lahat. Yes. Nakakita mo. Oh, totoo yun. Lahat na stocks na kagad. Golden grabe. Stop. Ano ba? 11 minutes. At ito na po, may isa na naman tayong clash. Wild charge, nandun. At lumilas. Tatama ba yan? Uy, tumama nga. Tumama nga talaga. Pero dito, mahuhuli nila SGD Omega. 2-man down. Pero papalag pa rin naman. Parang magandang hurricane Toshi. Medyo makakatakas pa nga naman din. Heat. Medyo mababa na yung buhay. Kenji, dude, sa may backlane. Mapapatay niya ba yata si Why Not? Pero hindi niya natatamaan ng decimate. Tatlo ang patay sa SGD Omega. Nakabawi po ang Geek Fam doon. Nakabawi talaga ng malupet doon yung Geek Fam. And the Lord will be taken down by them. And this might not be contested at all. And yes, lamang nga dito si Carry. Pero syempre, pag nahuli pa rin naman yung mga kakampi mo, walang malakas sa lima. Well, wag natin kalimutan na si Curtis ay level 14 na rin. Accelerated din daw siya from Harvard. Exactly, From nursery to college. Po, level 14 na, malaki na po ang mga bala niyan. Tinom naman gamit. Oh, BOD and Bloodlust X. Ay, hindi, medyo kulang pa. Yes, the next item probably gonna be the Hunter Strike. Pero si Carry, hindi pa rin namamatay dito. Tingnan natin kung kaya ba niyang buhatin ang kanyang team ngayon. Yes. Dahil medyo dehado, andiyan yung Lord. Pero this still gonna be a level 1 Lord pa rin naman. Kayang-kayang butasin niyan since si Toshi nga rito, well-farmed siya. Luminum Blast, kaka siya dito. Dokumen going towards kaga. Direkta na siya dito kay Toshi, pero makakatakas with a Phantom Step. Lord is still alive. Tingnan natin dito, paanong depensa papakita dito ng SGD Omega. The Lord is going si inside dito, their base. Mababa nga talaga dito si Toshi, pero he still has this life steal. Pero Curtsy will be the one to go down na unang-una dito, Kenji. Oh, tumama pa yung araw kay Tams! Tumama nga talaga, why not? Pero mabubuhay pa rin naman with a sustain. Kenji, naghahanap dito na mahuhuli with a decimate, pero wala pa yatang mauli. Docman, disengage na yata muna rito. Oo, for the kaya, side. Kailangan mag-ingat ng ano doon, ng yes. SGD doon, dahil mamaya maka-burst pa sila ng Lelia na hindi nila alam. Yes, oo. Saka also, props to Escanor, realizing na hindi na yata nila kayang i-push yung bottom lane. He switched towards sa middle lane, tapos parang pinus na lang nila eh. Oo, tumakbo na lang siya doon. Yes, exactly. Pero napakaganda po ng ginawa ng ano doon, ng Geek Fam PH. Sinamahan talaga nila yung Lord. Yung iba kasi pinapabayaan yan. Uh-oh. Tapos, kasi push nila ibang lane. Yes, totoo yan. Most of the time, ganun yung nangyayari. So, realizing, pero yun nga lang, medyo hindi... Si Why Not, eh, no? I was trying to look at him. Uy, talagang, tinamaan ng araw yan. Ang layo na pinagalingan. Speaking of Why Not, tinamaan ng araw. Numinum Blast, kinakasa na dito. Docman, hindi niya yata magagamit. Pero ito, Guardian's Barrier. Pero makakapag-dash out naman. Docman will still gonna be alive. Patay dito si Why Not. It's the time of SGD Omega to push forward sa base ng Geek Fam PH. Tingin ko kailangan nila mag-ubos muna ng buffs dito. Ngayon, you can see that Toshino, 404. Farmed na, immortality, full item na po siya. Full item. So, hindi pala siya na gano'n na go towards the Athena. So, talagang immortality will be there. Pero dito si Paring Hit, dinikit niya na naman dito. Curtsy, huling-huli sa camera, patay na naman siya dito. Docman, tinamaan din dito ng arrow ni Curtsy, and is the next one to go down. 2-man down on the side of Geek Fam PH. And it might be a tier 3 turret para sa dito sa side ng SGD Omega, and they might close this game because the Lord is 70 seconds away pa rin naman, pero they choose
to remove all the turrets muna ng Geek Fan PH. Oo, at saka kailangan nila palitin muna yung mapa dahil hindi pa naman napupush lahat ng turrets. Eh. Exactly. And tier 2 dyan. They really respect what Geek Fan PH could do on their defense. Kailangan nila mag-ingat. Kasi alam mo yung nangyayari, di ba, usually, pag ganyan, pupush ka, pipilitin mo, magbubus kayo. Yes, parang ano yun, yung tinatawag nilang bugso ng damdamin. Mm-mm. Na parang, parang na-hype ka na, na patay si ganito, tala na, kaya na yan, dalawa na yung patay. Oh. Hindi pwedeng ano, bugso-bugso dito. Yes. O, walang gentle-gentle dito. Exactly. Mm. Ito, ano to, Cebol National Pool ang pinag-uusapan natin dito. And mind you, I finally say again, it's a form coming from the 128 teams down to the last fourth ngayong araw na to. Oh, ito talaga. Salang-sala. Salang-sala talaga. Mga kaibigan, at makikita natin dito. Alam mo si Cripsu, nakikipag-box out ang kito. Oo, para ano, kwekwentuhan? Oo. So, sa pali mo, papaluin kita rito, di ba? Situwala, situwala, ano? Situwala. Sige, oh, dito okay. Tayo. Subuhag, subuhag. Subuhag, tino mo. Ayan. Pero syempre dito, SGD, may plano sila rito. Medyo nakaabang lang. Pero, binabox out nila yung Lord kasi lalabas na. Yes. For Geek Fan PH, ang medyo nagiging ano nila, parang, parang yung paano sila nahuli, parang nahihirapan sila sa Clash is because Kritzy medyo nahuli siya. Nauna kasi siya. Yeah, nauna talaga. Pero pansinin mo, both of the teams, Dokmen, going towards Toshik agad. And meanwhile naman dito sa SGD Omega, hit. Pinapasok na talaga si Kritzy. And it's very... At problema, hindi nagsasucceed yung Geek Bomb sa gusto nilang mangyari. Yes, exactly. Gusto nilang kasi, pumasok, pero wala palang pasok. Totoo, walang pasok nga talaga. Problema eh. Tama ba, Monday, walang pasok? Or meron na? Hindi, meron. Meron na, okay. Dapat tingin ka dun sa calendar. Holiday yata is yung 21. I see, okay. So, yun nga naman talaga. Pero dito, why not? Mahuhuli na naman si why not dito. Ang dami yan ng deaths, ha? Death Sonata, medyo not enough damage. Tatama pa siya nun. May tinamaan nga talaga. Pero ito, Dokmen, nagtatansyahan dito. Both of the teams, half na yung buhay dito ni why not. Escanor, grabe. Grabe yung ano no yung aggressive din na pinapakita dito ni Escanor pero both of the marksmen having a very good position. Sila yung dalaga dalawa dito na kailangan mag-ingat. Ayan at Kritzy, Decimate will be there. Kenji taking down the life of Kritzy at sunod-sunod na yung mangyayari dito. Lilia. Tinamaan nga talaga dito yung Lilia and Kingpin is about to go down. Three man down dito ang all side right. Ng Geek Fam PH. Escanor trying to run for his life right tama, now. Church. Tamang disiplina lang muna tayo dito on the side of SGD. We still have the Lord. Kaya pa natin to. Basagin na muna natin tong mid or they could choose to push this one 20 seconds. There's a possibility. May ulti pa rito sila. Papasok na sila dito. At ang nagde-defend lang dito is Escanor and Dokmen. Tamang basag lang muna tayo on the tier 3. Escanor low on life. At mamamatay Toshi with the god like most likely tower lock na muna dito. And game number 1 will be taken by SGD Omega. With a very, very stylish fashion. Okay, so SGD, hindi na nila pinili mag-lord pa, no? Oo. Gusto...